Mga idol, isang magandang balita nga po ito dahil ang kontrata para sa Offshore Patrol Vessel Acquisition Project ng Philippine Navy ay napirmahan na. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Korea Shipbuilding and Offshore Engineering o KSOE na siyang parent company ng Hyundai Heavy Industries ay pinirmahan na ang kontrata ngayong araw, June 27, 2022 para sa Offshore Patrol Vessel Acquisition Project. Ito nga po ay pinirmahan sa opisina ng Department of National Defense sa Quezon City at ito nga po ay nasaksihan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, mga opisyales ng Philippine Navy at ang Vice Chairman ng KSOE. Ito nga po ang kumpirmasyon mga idol na ang HDP-1500neo Offshore Patrol Vessel Design ng Hyundai Heavy Industries ang siyang pinili ng ating bansa. Ayon nga po sa mga reports mga idol, ang barkong bibilhin ng ating bansa ay mas malaki kumpara sa orihinal na HDP-1500neo design. Dahil ang barko nga pong ito ay may displacement na 2,400 tons, may habang 94.4 meters, may width na 14.3 meters, may maximum speed na 22 knots, may cruising speed na 15 knots, at may range na 5,500 nautical miles. Mga idol, isa na naman nga pong milestone ang na-unlock sa Philippine Navy at Department of National Defense. Ang proyekto nga pong ito ay isa sa pinakamalaking proyekto ng modernization program ng ating AFP. At sigurado nga po tayo mga idol na sa pagdating ng mga barkong ito ay siguradong mas lalakas pa ang Philippine Navy. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!